balik tayo sa pagbibigay ng forecast ng Year of the Monkey tayo ngayon. For the Year of the Monkey? Yes. For the Year of the Monkey, it's sinulat ko personal year kasi it's a matter of ourself eh. Kung kaya mong gawin yung trabaho mo, gawin mo. Kung hindi, huwag mong gawin para hindi ka mapahiya. This year kasi, it's a matter of self-esteem. Kung kaya mong ipagyayabang sarili mo, ipagyayabang mo. Huwag kang mahiya para... Kasi Year of the Fire Rooster tayo. The moment, diba, as I've said kanina, na pag ang apoy nililihab mo, lilihab siya ng todo. So why don't you do it? So that's the Year of the Monkey. Ito, magandang buhay, Year of the Monkey tayo. Ano siya, tawag dito, na masaya siya, tsaka maganda talaga yung buhay. Yes! Totoo naman! Kamusta po ang magandang buhay sa ngayon? Year of kasi, the Rooster. Oo, Year of the Rooster. Ang magandang buhay, maganda kasi the moment it started, it was really a quick decision. Then the monkey and the rooster combined so well. So this year, todo-todo pa siya. So ang pinakamaganda din also for the Year of the Rooster, ano siya, for the first half, talaga makikita natin yung bonggang ano siya. So the second half, makikita natin na kailangan natin na eto na yung mga ganitong segment. So ang laki ng mangyayaring ano sa Year of the Rooster for the magandang buhay. Yes! Pero ang importante dito, hindi lang sa host, no? Kasi sa inyong lahat, nandyan yung capacity nyo eh. Even the producer and the team. Kasi this is above anything else. It's really about teamwork. Sa Year of the Rabbit. This is in general, no? So, sa mga Year of the Rabbit, ano siya, kailangan natin ng konting slow down in terms of kung ano yung mga ginagawa natin this time. Tsaka kung pwede, huwag tayo yung excitement kasi natin, kasi Year of the Rooster eh. So, yung excitement, nandyan yung key factor eh. So, huwag tayo makikisakay sa excitement. Kailangan mag-abante muna tayo. Then, let's try to check kung kaya ba natin. That's the key for the Year of the Rabbit. At the same time, ang maganda sa Year of the Rabbit this time is that they are really sociable. Then, keep up the social life because kailangan natin yon para mabuhay tayo. Tsaka, yung self-esteem natin, makukuha natin sa ibang tao. Okay. Year of the Snake po, Sir Jeff. Okay. Ang tinatawag ko dito is rewarding year. Kasi rewarding year siya sa lahat ng snake. Kasi kung ilang years din yung snake na nag-struggle, this year, makukuha nyo lahat yung mga premyo nyo sa lahat ng hard work nyo. Yung Year of the Pig. Sige. Ang Year of the Pig kasi this year, nandyan, kasi exceptionally good talaga all the time yung pig. Pero yung pig naman, may pero din. Almost lahat ng luck nasa pig. Kaso lang, yung happiness niya palaging naharang. So kailangan na natin kukontrahin yon. Paano kukontrahin? Siyempre, pag prayer natin. Pangalawa, try to use your lucky colors. Like for example, for Daniel, since wooden pig siya, so ang pinakamaganda sa kanya this year, nasa black, tsaka nasa red, tsaka orange. Iwasan lang sobrang dark blue at tsaka mga violets for him. Hindi, ito po, last na lang po, Sir Jeffrey. Year of the Ox. Kasi baka magagalit yung mga nanonood ng Ox. Year of the Ox. Ang forecast natin sa Year of the Ox, kasi ang Year of the Ox, majority are very creative. We call it the encouraging year. Kasi we have to encourage all of the Ox to bring out the best in you. So, kailangan lang natin i-push yung sarili natin. So, minsan kasi we have the attitude na tinatamad tayo. Kung kaya, we have to encourage ourselves and try to bring an inspiration out of ourselves para ma-push natin sarili natin. Tsaka pakiusap lang sa mga Ox, majority of the Ox, iwasan yung mga funeral visiting. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated kayo sa magandang buhay. For more videos, just click the I button.